ang simula ng aklat ng karunungan. Kayong mga namamahala at may kapangyarihan sa daydig, mahalin ninyo ang katarungan. Mataimtim ninyong isipin ang Panginoon at taus-pusong hanapin siya. Matatagpuan siya sa mga hindi nag-aalinlangan sa kanya. Magpapakita siya sa mga nagtitiwala sa kanya ng lubos. Ang mga baluktot ang isipan ay di makalalapit sa Diyos. Ang sinumang baliw na mga hasubukin siya ay bibiguin ng kanyang walang hanggang kapangyarihan. Ang karunungan ay di papasok sa may masamang kalooban at di mananahan sa pusong alipin ang kasalanan. Ang tunay na nagpapakabanal ay umiiwas sa mga manlilinlang. Lumalayo siya sa lahat ng nagpapahayag ng kahibangan at di niya matitiis ang anumang pang-aapi o paghamak sa katarungan. Ang karunungan ay diwang magaan ang loob sa lahat. Ngunit hindi niya mapapayagang lapastanganin ang Diyos, sapagkat alam ng Diyos ang ating mga damdamin at isipan at nadirinig niya ang bawat salita natin. Ang diwa ng Panginoon ay laganap sa buong sanlibutan at siya ang nagpapanatili sa lahat ng bagay. Kaya, alam niya ang bawat katagang namumutawi sa labi ng bawat nilalang. Ang Salita ng Diyos. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ako'y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, poon ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Di pa ako umiimik, yaong aking sasabihi. Alam mo nang lahat iyon. Lahat ay di malilihim. Ika'y laging kapiling ko, katabi ko oras-oras. Ang likas mong kalakasan sa akin nag-iingat. Nagtataka ang sarili't, alam mo ang aking buhay. Di ko kayang unawain iyang iyong karunungan. Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa banal mong espiritu'y hindi ako makaiwas. Kung langit ang puntahan ko, pihong ikay naroroon. Sa siyol ay naroon ka kung dun ako manganganlong. Kung ako ay makalipad, umiwas na pasilangan, o kaya ang tirahan ko'y ang duluhan ng kanluran, pihong ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan. Matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Ang pagbasa mula sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Hindi mawawala kahit kailan ang mga sanhi ng pagkakasala, ngunit nakapangingilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan nito. Mabuti pa sa kanya ang bitina ng isang malaking gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito, kaya't mag-ingat kayo. Kung magkasala ang kapatid mo, pagsabihan mo, at kung siya'y magsisi, patawarin mo. Kung makapito siyang magkasala sa iyo sa maghapon at makapito ring lumapit sa iyo at magsabing nagsisisi ako, patawarin mo." Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, "Dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos." Tumugon ang Panginoon, "Kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikomorong ito, mabunot ka at matanim sa dagat at tatalima ito sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw, mga kapatid sa pananampalataya. Patuloy po tayo sa November at panawagan
ng ating inang simbahan, alalahanin lalo na sa banal na misa ang ating mga mahal na yumao at lahat ng mga yumao, mga kaluluwa sa purgatorio. Napakahalaga po ng pagpapaalay ng mga banal na misa sa kanila, ang ating mga panalangin, ating mga sacrifices for their early release, ika nga, from purgatory to the kingdom of heaven. Tatanungin po nilang napakalaking utang na loob sa atin ang ating tulong na spiritual na maiibahagi sa kanila. Amen. Ngayon naman po, serious ang message ng Panginoon at dapat natin pakinggan sapagkat tamang-tama sa ating mga kapanahunan ngayon. Ang sinasabi ng Panginoon, avoid scandalizing others. Huwag mong ikang akayin sa kasamaan o ipagkakasala ang iyong kapwa. Lalong-lalo na the children, the innocent, the helpless. Ang sabi ng Panginoon, sa mga gumagawa ng ganyang iskandalo o nagbibigay ng bad example, leading others to sin, ay mabuti pang magtali ng napakalaking bato sa leeg at itapon ang sarili sa gitna ng dagat. Ganyan po kaserious itong mga bagay na ito. So ipagdasal po natin na sana ay matigil na ang mga human trafficking, abuse of the innocent, the young, the helpless, and so on. At nang ika nga mawala ang pagbibigay ng iskandalo at bad example mula sa atin sa anumang pagkakataon o anumang sitwasyon. Sa halip, magpakita po tayo ng mabuting halimbawa ng buhay Kristiyano at Katoliko sa ating kapwa. So, pangalawa po, itinuturo po ng Panginoon ang tinatawag nating fraternal correction. Mahilig po tayong magpuna at kung minsan o criticize at kung minsan ginagawa natin ito in public. Kaya nga nasasaktan ang ating kinokorek kasi napapahiya na humiliate. So ito ang itinuturo ng Panginoon, fraternal correction. Yung pagkokorek ng kapwa na may pagmamahal na makakristyano. How do we do it? Una, do it privately. Oo, in private, sabihin mo, ganito, napansin ko, hindi tama ito. And do it nicely with much love and charity from the Lord. Pag ginawa natin ito, ma-appreciate pa nung kinokorek natin sapagkat nakikita niya ang ating malasakit para sa kanyang kabutihan. Ikalawa, nasa-save natin ang kanyang reputation, ang kanyang pangalan, hindi natin nasusugatan ang kanyang damdamin na napakahalaga sa bawat isa. At pangatlo, nai-inspire siya na magbago ng buhay o gawi. Kaya nga mga kapatid, always with charity. Sabi nga ng Panginoon, love one another as I have loved you. Pangatlong mensahe ng Panginoon ay ang pagkakaroon ng matibay at malalim, masigasig na pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya creates wonders, miracles in our own lives. Magbabago tayo pag matibay ang pananalig natin sa Panginoon na nagbibigay sa atin ng lakas at sigla sa ating buhay Kristiyano. Kaya mga kapatid, napakadaling mawalan ng pananalig at pananampalataya. Magbasa ka na lamang ng pahayagan sa dami ng mga negative things, parang gusto mo nang mawala ng pananampalataya, magtanong nasan ang Diyos. Subalit, sa kabila ng lahat, lalo sanang tumibay ang ating pananampalataya sa harap ng mga pagsubok, sa harap ng mga hirap at sakit, sapagkat ang Diyos ay nasa piling natin. Hindi niya tayo kailanman pababayaan. Amen. I know that it was
wish they were mine. We could only imagine what happened on his birth. All alone and unwelcome, he came to this earth. A quiet night in a cold manger, all alone and unwelcome.